Hey guys, good morning. So for today, gawa muna tayo ng bench rest. So this is a 3/4 square tubing. Yan, mga sobra lang. So tumahan natin ball, gagamitin natin as stand. Dito sa side na to, saka sa side na to. Okay, para na-adjust natin siya kung kailangan taasan or babaan. We will also place one at the back para meron din siya adjustment ng ganyan, taas baba rin niya. Okay. So very basic lang yung mga materials natin. So ang naiba lang is yung welding machine natin para mabuo natin lahat. Okay?
Okay guys, so tapos na yung ginawa natin na bench rest and cleaning rest na rin ng rifle natin. So napansin ko lang kasi halos napakamamahal ng mga binibentang bench rest dito sa atin sa Pilipinas. Not unless may kakilala ka sa abroad, pwede ka magpauwi. Pero the problem is hassle pa kasi may shipping, saka customs pa. So ginawa ko, gumawa na lang ako ng sarili kong bench rest. So, madali lang naman. Materials na ginamit ko are mga nakukuha ko lang din naman sa bahay. Maliban na lang dito sa dalawa na to. This part and this part. Okay, this part, kamukha nung nabanggit ko sa inyo kanina, ito yung usually yung nabibili sa mga music store or sa online kay Shopee, Lazada. Ito yung mga sabitan ng gitara. Okay? Holder to ng gitara. Kagandaan sa kanya, pag binili mo, may kasama na siyang screw, may mounting holes na rin, and padded na yung pinaka-prongs niya. Ito, papansin nyo, hindi magagasgasan yung pinaka-body ng rifle nyo. Yan. Okay, yung sukat nito, nag-base lang ako dun sa sukat ng rifle ko, which is, this is an Armscor old model na airgun. Okay, so, tinensya ko na lang, estimate ko rito na sa 25 inches. Yung haba nito, from tip to tip, 25 inches yan. Tapos ito, saka ito, 15 inches yan. Okay, yung sa ilalim, kung mapapansin nyo, ang ginamit ko, malalaking bolt. Hindi ako kakamali, nasa mga 3 inches or 4 inches itong haba nito, yung bolt nito. Ito ngayon ang magiging adjustment ng elevation niya. Usually naman, bihira naman galawin to, pero ang ginawa ko, nag-welding na lang ako rito ng mga nut niya, naka-welding yung nut, para itong bolt na lang i-adjust natin. Hindi ko na nilagyan ng hawakan kasi malaki naman yung napili kong bolt. So, madali lang iikot siya kung kailangan. Front and back, meron din. Ito. Okay, yung back niya, medyo mas maliit. Pero, you have an option naman. Ang bilhin nyo na lang bolt. Kung gusto nyo mas malaki ang, mas mataas siya, bumili na lang kayo ng mas mahabang bolt. This one kasi nasa 2 inches lang ata kung di ako kakamali. Okay. Materials I use is, first, ito yung 3/4 na square tubing. Ayan, meron kasi ako mga sobra doon sa mga last project ko. So, minaximize ko na lang, ginamit ko na lang din para mapakinabangan pa. Ginawa ko, simple design lang, one for the fore and one for the aft na holder niya para magamit ko pagka nagsasight ako ng scope ko para makapag-zero ako. Kanina, pag zero na ako, na-testing ko na siya, very helpful talaga ang mayroong bench rest. Although, kung wala ka lang ito, yung iba ang ginagamit, sandbags. And sandbags is also effective. Ang ayoko lang is, bibili ko ng sandbag, very few options in the market right now, and medyo mahal. Kung naroon kakamali, sa 400, 300 to 400 hanggang 600. So, mas gusto ko to kasi mas mapapakinabangan to, pwede kong gamitin pagka naglilinis ako ng air rifle ko. For example, cleaning the barrel, hindi mo kailangang ipitin sa hita mo. O ipatong basta-basta sa lamesa, which is nakakagasgas and hassle. Okay, so mas maganda pa rin, may sarili kang bench rest na tulad nito. O kahit hindi ka tulad nito, kahit yung ibang tulad ng nabanggit ko, sandbags lang, pwede na. Okay, what else? Skill level nito, napakadali, maliban sa welding. Kasi not unless marunong ka mag-welding or you have the welding machine, papa-welding ka sa labas. But aside from that, wala na naman. Very easy na to gawin. And it took me around, siguro kung hindi ako nagbi-video, mga 2 hours, or less than 2 hours tapos to. Pero dahil nagbi-video ako, setting up materials, equipment for photos and the video, umabot ako ng mga more or less 4 hours dito. Adjustability dito, yung bang nakita ko sa YouTube, meron silang adjustability dito sa elevation. Saka, meron din dito ang adjustability, which can be moved forward or backward. Since ang barrel ko lang naman is, na air rifle ko is isa lang, ginawa ko lang fix kasi dito ko lang naman gagamitin to eh, for this scope and for this rifle. Siguro, pag nagkaroon pa ako na nakabili tayo ng ibang rifle, baka gumawa pa tayo ng isa or i-modify na lang natin to na adjustable siya. And this one also. Okay, cost, tulad na banggit ko, next to nothing as long as you already have the materials except for these two. Ayan. Pwede kang bumili sa hardware o yung mga Home Depot. Merong nabibili doon na sabitan. Sabitan ng mga pala, rakes,
What else? Yung mga garden equipments na nakaganyan din siya. Nabibili ko dalga kamli sa 100 pesos, 150 pesos, one pair. Almost same size sila and may goma rin siya, insulated din siya. Pero, ang mounting niya hindi katulad nito. Screw type siya. Ayan. Screw type din siya. Okay, yun yung mga nabibili sa mga Home Depot, Wilcon, maghahanap-hanap lang kayo. As it is, okay na siya. Mas madali na maglinis ng barrel and mas madali na mag-zero kung gumagamit ka ng scope. Making your own bench rest is very satisfying. Wala kayong magawa, gumawa kayo. Pwede rin naman to sa kahoy. Kahoy, same design din, same principle. Basta importante is ito lang. Ang nakikita ko lang naman importante dyan, ito, pinakaharapan. Kasi this one, ginagalaw din naman talaga yung back part eh. Okay. What else? Actually, yun lang. Wala na. If you haven't subscribed, please subscribe. Like, comment, share. And also, click the notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. That's it. Thanks for watching.